Controlling. And action! Ganda! Kapanoorin ko ito, hindi ko lang to. Stand by for thank you, Dan. Ang sa akin lang, isa puso mo lang yung pag-aarte. Tumingin ka sa mata ng diretso ng ka-eksena mo kung may ka-eksena ka. Ano yan eh, pagka-tao sa puso mo yung ginagawa mong pag-aarte at nakatingin ka sa ka-eksena mo, mararamdaman mo yung ka-eksena mo. Dapat anihin mo yun eh. Sagutin mo yun ng aayon dun sa ka-eksena mo rin. Na hindi ka kinakailangan na magnakaw ng eksena. Mas maganda kasi pag yung nagsasagutan kayo ng walang papayabangan ng pag-arte, kailangan magtugma yung ginagawa mo at saka ng ka-eksena mo. Nakilala si Nora Villamayor, mas kilala sa pangalang Nora Honor, noong huling bahagi ng dekada 60 bilang mga awit ng mga kantang iba-iba ang pinanggagalingan at nagpauso ng kakaibang pag-awit. Nabuhay sa hirap at gutom bago siya nakilala ng buong bansa dahil sa kanyang ginintuang boses. Isang epiko ang kanyang talambuhay. Kwento ng isang batang nagbebenta ng tubig sa tren at naging idolo at nagbigay ng pag-asa sa mga pangarap ng masa. Ang totoo, hindi ko pinangarap na maging artista. Dahil ang itsura ko ng bata ako, talagang payat, maitim, tapos maliit. Parang, kasi uso nung araw yung mga mestiza, di ba? Ang talagang ginawa kong puhunan para makapagtrabaho ay ang aking pagkanta. Pagka nakakarinig ako ng gusto kong kanta, sa kapitbahay namin kasi sila lang may radyo. Hinihiram ko yung kanilang radyo tapos sa radyo ako nag-aaral ng kanta. Inabangan ko kung patutugtugin yung paborito kong kanta. Doon ko rin minimemorya yung lyrics ng kanta sa radyo. This is a song of my life. Sa pagpasok ni Nora sa TV, nabago ang kolonyal na pagtingin natin sa pisikal na kagandahan. Nagsimula siya sa mga musikal at melodrama na panandali ang nakatulong sa marami na makatakas sa realidad habang tinitingala siya bilang kanilang inspirasyon. Nagsimula ako sa probinsya, sumasali ako sa mga amateur singing contest. Nananalo naman ako ng first prize. Tapos, ang naalala ko nung una, nanalo ko ng first prize, ang premyo sa akin, 20 pesos. Kinabukasan, pinababayad lang namin sa utang namin sa mga tindahan. Sumasali rin ako sa Liberty League show nung araw at nanalo ko ng first prize. Nag-champion, ang kanta ko noon ay You and the Night and the Music. Nanalo ko ng dalawang linggo. Pangatlong linggo, talo na ako kasi wala naman ako ibang kanta kundi You and the Night and the Music. Yun at yun ang ginakanta ko. Darling, you can count on me. Noong araw, ang mga pelikulas kasing ginagawa namin ni Tirso noong araw, puro kantahan. Yun lang ang ginagawa namin, kantahan, harutan. Hanggang dumating yung point na sabi ko, hindi naman habang panahon, puro ganitong klase ng pelikula ang gagawin ko. Kasi para bang gusto ko nang mag-eksperimento ng iba namang pelikula na pwedeng magpakita ng kaya ko rin umarte. Naibenta ko yung bahay ko para gumawa lang ng tatlong taong walang Diyos. Yun ang unang-unang ginawa kong pelikula, pre-produced ng NV Productions. Talagang pinagganuhan namin yun ng panahon ni Boyen. Nagseryoso na kaming gumawa ng pelikula. My brother is not a pig! Di kalaunan, ang kapatid
Gumawa na siya ng mga pelikulang tumutuligsa sa politika at kabilang sa subversibong politika. Sa marami niyang pelikula, naipakita ni Nora kung paano makalayo sa tradisyonal na pagiging babae at maipakita ang maaaring gawin ng isang ganap na babaeng Pilipina. Walang himala! Gumaganap din si Nora sa teatro na nagpapatunay ng kanyang likas na kakayahan. Sa kanyang mga dula at pelikula, ginagampanan ang mga karakter na buhay sa kasalukuyang krisis at mga usapin sa bansa. Mga migranteng manggagawa, mga rebelde at mga ambisyosong mangingibig. Ibang-iba ang estilo ni Nora sa nakasanayan ng tradisyon ng pag-arte. Binago niya lahat ito sa pamamagitan ng pagganap ng mga karakter ng mga taong nasa gilid at di pinapansin ng lipunan. Subalit, sa napakagaling na pagkakaganap ni Nora, ay nailalagay ang mga tauhang ito sa kaisipan ng mamamayan. Paano niyo gustong maalala ang isang Nora? Kung sino ako, kung ano yung pagkakakilala nila sa akin, isang mga awit galing probinsya na nakipagsapalaran para mabuhay ang sarili niyang pamilya. Para sa isang ordinaryong tao na naging isang pambihirang aktor na ang iiwanang pamana sa sining ng pagganap at media, ay ang maringal na mukhang nagpapamalas ng tagumpay at pagkabigo, dalamhati at saya, sa paraang tahimik at mahinahon ngunit nakakabagabag, walang maliw at kahanga-hanga tulad ng pagpupunyagi ng ating bansa, ipinagkakalaob ngayong 17 ng Setyembre, 2015, ang Gawad CCP para sa Sining. Pelikula at Sining Broadcast kay Nora Villamayor.